Minoy, sinet ko to sa sagad, sa 2 ml. Tapos, nilubricate ko. Ang technique dyan, naka-fire, magsasuction siya, hihigupin niya, magpupunta ron. Mapapansin mo yung chamber niya, medyo magiging oily. Okay lang yung pag yan, naka-stack. Mas magandang may oil para nalulubricate yung o-ring. Para tumagal kasi yung mga B complex, bakuna, pag tumatagal, nagtututong siya, minsan, naiiwan sa daluyan niya. So, kanina, lininisan ko, napansin ko, maraming tutong, kinoton buds ko, linubricate ko. Ngayon, lininisan ko pati itong output. So, malinis na siya ngayon. I suggest siguro, wag natin dikitan ng mighty band. Bakit? Kasi dadating yung oras, ikaw ang mahihirapan, magpapalit ka ng needle. Hindi mo matatanggal si needle dito. Pag naidikit mo yan ng mighty band, mahihirapan ka. Wait lang, siya pakuha nga nung knife nando sa dining table. Ang technique lang dyan sa pagtanggal, kailangan mo lang ng matulis na gunting, gagano mo lang siya, mabubunot mo na yan. Masikip lang siya sa una. Pero pag ginanon mo siya, ay hiwalay na siya. Ngayon meron tong O-ring, ball bearing and spring. Ito polarity niya para lang oops. Ito mapapansin mo. O-ring, spring. Ang pinakauna coming from dito sa outlet ay O-ring, susunod ang ball bearing, ang last ang spring. So paano siya ikabit? Ang ginagawa ko dyan, ang pinaka ginagawa ko, mapapansin mo, oily siya ngayon ha, kasi linubricate ko siya. Unahin mo to si O-ring, i-shoot mo sa loob sa gitna para ma-center mo siya, kuha ka ng needle na malinis, gitna mo siya, magsi-self-locate naman yan dahil sa needle, ibaba mo yung ball bearing, mapapansin mo, kung makikita sa camera, naka-center siya, tsaka mo itutok si spring. Yan, yung ball bearing magsisilbi yun na check valve. Pag nakatutok siya, tsaka mo ikabit ito, then ilock mo gamit itong chrome plated na cover niya. Pag sumabay sa ikot, kontrahin mo to para malock mo siya. Ngayon, test fire natin dito kay sterile water lang to. Tulad yan ng mga kung ano-anong B complex. Naka 2 ml siya. Suction, yung unang fire yan, hindi mo na nag-feel ng tama. Fire. Ayun, puno na siya. Ngayon, pagka tinanggal ko to, lulubricate ko ulit kasi hindi ko alam kung kailan mo gagamitin. Tanggalin mo na lang yung oil by itapat mo sa running water na gripo yung ito. Tapat mo to sa running water sa gripo, tsaka mo i-fire ng i-fire. Makakanaw o mababalawan yung oil. Tsaka mo na gamitin kung ano gagamitin mo, mycoplasma, kung ano man. Mahala ka na, B-complex o antibiotic. It's up to you. Pero ngayon, dahil sa ita-travel mo, hindi ko alam kailan mo gagamitin, lubricate ko muna para siguradong continuous flowing tsaka mas matagal mo magagamit. Ulit, para malubricate mo, fire, patakan mo, magsasuction yan, papasok yan doon, fire mo ulit. Kung anong klaseng oil to, yung mga baby oil lang, medical oil, safe naman yan, huwag lang yung lubricant ng sasakyan. Mahaba yata yung video ko, makuha kaya yan. Okay, thank you.